mataas na karangalan mula sa pangkat ST Rizal na susundan ni Zarich Nicolette Jane Mendoza, may mataas na karangalan mula naman sa pangkat silang para sa kanilang bating pasasalamat. Atin po silang palakpakan. For every action, there is an equal and opposite reaction. This is the third law of motion that applies to what we are celebrating today. Apat na taon na tayo ay naghirap, nagsumikap, nagpuyat, umiyak, tumawa, natakot, kinabahan, na-excite. Those are the actions and emotions that we have been through. The reaction, our presence here today. Dahil sa mga pagsusumikap natin, nandito tayo ngayon. And because of that, my fellow grade 10 completers, congratulations to all of us. But before we have reached this success, we have been through a lot. Napatunayan natin na bilog ang mundo. We were given a wonderful world that offered us opportunities to feel different types of emotion. This journey has literally given us ups and downs. Bilog nga ang mundo, paikot-ikot din tayo. Nakipagsabayan sa pabago-bagong panahon, hinubog ng pagkakataon. Sino ba naman sa atin yung hindi nabigla ng pandemya? Sa simula, parang surprise! Yes! Walang pasok sa eskwela. Dumaan yung ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, hanggang naging dalawang taon. At ang surprise, nauwi sa suppress. Limitado na ang lahat. Bawal lumabas, sabi ng batas. Looking back to that pandemic era, it felt like that the ground where I was standing was shaken intensely. Parang the big one. The intensity was so strong that I stumbled and fell. Siguro hindi lang ako. Pwedeng kayo rin nawalan ng gana sa pag-aaral. During the pandemic, education did not stop. Pero dama natin yung learning gap. Moms and sirs, ang hirap po palang mag-aral ng walang teachers. Hindi pala masaya na mag-aral ng mag-isa. Then, we realized the value of our dear teachers and we long for our noisy classrooms. Ako lang ba? O pati kayo rin na-excite nung nalaman nyo na after 2 years of modular and online class, ibabalik na yung face-to-face. Finally, after 2 years, pwede nang lumabas, sabi ng batas. Nakiramdam muli tayo, parang dumami yung magaganda at gwapo. Tanong ko sa sarili ko, epekto ba to ng pandemic? Daming nag-glow up sa gilid-gilid, daming kinilig. Sa pagdaan ng panahon, lumuwag yung health protocols. Ayun, nag-face reveal sa classroom. At yung crush ko noon, instant totropahin ko na lang ngayon. And today, as we walk to our road to success, we will notice that the road is rough. At times bumpy, definitely not smooth. Friction or hinders in life are needed for us to be wise when deciding our next move. As we enjoy our journey, we are surrounded by different forces of the universe. Some will push us up, while others will pull us down. That is why we have to be careful in every action that we will do, for it will instantly react on us. Nais kong sambitin ang mga kataga mula sa pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. I want us all to look back on the path that we have been through to get to where we are today. Let us use our hippocampus. Ano, tanda pa ba ang function ng hippocampus?
Yes. And let's reminisce all of our experiences here. Mula sa unang taon natin na nakikipagkwentuhan sa kaibigan during recess, nag-aantayan pa kasi gusto na sabay-sabay umuwi kahit pagagalitan na. Yung paglalakad natin sa malalayong hallways, masulyapan lang yung crush natin. Pati na rin yung mga alaala natin with our teachers, gaya nung pag-surprise natin sa kanila tuwing may espesyal na okasyon. Gamit yung bulok na linya na, "Ma'am, nagsuntukan po si ganito at ganyan." Alalahanin natin at huwag natin kalimutan ang mga tagpong nagbigay kulay sa buhay natin sa paaralang ito. Para po sa akin ay hindi po ako makakatayo sa harapan nyo ngayon kung wala ang mga taong walang tigil na tumulong, sumuporta at naniwala sa akin. Ang mga dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Kaya hayaan niyo po akong ibigay ang aking pasasalamat sa kanila sa pagkakataong ito. Unang-una at higit sa lahat, ay nais ko pong magpasalamat sa Panginoong Maykapan. Sa kanyang nag-uumapaw na biyayang binigay at patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Sa kanyang walang tigil na paggabay at pagbibigay proteksyon, kalakasan at kaligtasan. Always remember, when life seems unfair, we will always have our number one supporter, our Lord. Pangalawa ay gusto ko pong magpasalamat sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mama. Sa pagmamahal at suporta na binigay ninyo sa akin, maraming salamat po. Ramdam ko ang lahat ng pagsasakripisyo at paghihirap na ginawa nyo para makapag-aral at mabuhay ako ng maayos. Salamat, Ma. Dahil sa mga pagkakataon na sumusuko na ako, ikaw ang pilit na gumigising para bumangon ako at naniwalang kaya ko. And sa kapwa grade 10 completers ko po, kung nandito po yung parents nyo, lolos, lolas, titos, titas at guardians, bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal. Pangatlo po ay para sa mga taong tumayo bilang pangalawang magulang natin sa paaralang ito. Sa lahat ng guro, advisors, subject teachers, sa lahat ng kawanin ng paaralang ito, ma'am and sirs, maraming salamat po. Salamat po sa inyong pagtsatsaga at napakahabang pasensya sa pagtuturo sa amin. Salamat po at nalaman namin ang tama at mali sa paghubog ng aming kakayahan at kalakasan at sa pagpapaalala sa amin na ang buhay ay hindi perpekto, kaya kailangan naming maging malakas at matatag. Hinding-hindi po namin malilimutan lahat ng kasiyahan at payo na binigay ninyo sa amin at dadalhin po namin lahat ng aral ninyo kahit saan pa kami makarating. Pero sana kalimutan nyo na po na minsan ay na-high blood po kayo sa aming katamaran. Ang pang-apat na pasasalamat ko po ay para sa mga taong tumayo bilang pamilya ko dito. Gaya ninyo, naging mahalagang parte rin ng buhay eskwela ko yung mga kaklase ko. Kaya Rizal and Fancy, maraming salamat sa inyo. Thank you because you never stopped believing in me. And you stood by my side, literally through rain or shine. I will never forget our 4 years as STE students. Mahal na mahal ko kayo. And to my fellow grade 10 completers, in the future, I hope that we still say hi to each other. We still catch up about our lives. And I hope that someday, when we meet again, we introduce ourselves as architects, doctors, nurses, journalists, engineers, businessmen, as moms and dads, and a lot more. I pray that everyone will be happy, for true success comes with true happiness. And last but definitely not the least, thank you, Bahet Castillo High School.
for providing us not only a sanctuary, but a home, where we learn both academics and life lessons. Indeed, BCHS prepared us for our next goal. Kaya tandaan, sabay-sabay po tayo, basta bahay! We will definitely miss the hot classrooms, the crowded canteens, and the very pleasant smell. Hindi pa dito nagtatapos yung paglalakbay natin. Surely, there will be longer and rougher roads that we will have to walk through to get to where we want to be in the future. Because as the world continues to spin, as gravity continues to pull us down, we will also continue to live and grow. We will face more challenges and obstacles that will sharpen us, but we will also face more victories and celebrations just like today. And as we enjoy our journey, I hope that we also carry all the learnings that we have gained from our dear school. With that, I want to share with you a few values that I have learned. One, be like the sun that gives light to everyone, discriminating no one. Be fair. Pakitapik nga po yung nasa kanan nyo at sabihan sila ng be fair. Two, act like the air. Kahit hindi ka nakikita, ramdam ka. Be reliable. Yung nasa kaliwa nyo naman po, pakisabihan ng be reliable. Three, stand like a mountain. Be still and strong even if things go wrong. Be indestructible. Pakisabihan naman po yung sarili nyo, I am indestructible. Be pure like water. That is one of the few important things why life exists. Be a blessing. Pakisabi naman po sa lahat, you are a blessing. You are a blessing. I hope that we bring our moments as memories. Because with them, we can continue to grow, improve, and become the best versions of ourselves. Idagdag pa natin dito ang mga katangiang pamana ng ating mga bayani. Makuha nawa natin ang katangian nila Mabini at Jacinto. Sila na ginamit ang talino at diskarte sa pagbuo ng plano. Maging katulad sana tayo nila Bonifacio, Del Pilar, Dagohoy at Malvar. Sila na hindi nagpauto sa mapanlinlang na mga tao, lumaban hanggang dulo at hindi sumuko. Tularan din natin sila Sulaiman, Silang at Alonzo. Sila'y mga mapagmahal na tao, nanindigan sa walang iwanan sa kahit anong labanan. Gayahin din natin sila Quezon, Luna at Baltazar. Pagiging manikain at ang talino nilang angkin. At syempre, huwag natin kakalimutan si Rizal na umasa kaya niya sinabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya naman, bilang kabataan Pilipino, huwag tayong magiging paasa. Muli, kasama ang araw, kabundukan at tubig. Ako si Ange, kasama ninyo graduate ng K-12, hinubog ng matatag na edukasyon. Congratulations everyone! Maraming salamat po!